Hello everyone! Welcome back po sa aking channel. Today's video ay mag-share po ako ulit sa inyo ng mga ilang tips ko, mga sarili kong tips po para maiwasan natin yung mga ipis, daga at langgam sa ating mga bahay. So, syempre para ma-maintain din po natin yung kalinisan ng ating mga bahay. Lalo na po yung bahay namin, sobrang liit lang pero nai-encounter ko pa rin po yung mga ganyang problema tulad ng mga langgam, ayun nga yung mga ipis at daga. So, eto, napatunayan ko din sa sarili ko na kung paano sila maiwasan. Sinulat ko din sila dito para at least wala akong makalimutan na i-share sa inyo. Unang ginagawa ko dito sa bahay pagkagising ko. So, eto po. Eto talaga, pagkatayo ko, hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako nagmumumog. Hindi naman talaga ako nagmumumog sa tuwing umaga. So, ayun. Basta pagkagising ko, ang ginagawa ko, inaayos namin yung bed namin. Pagbukas mo mismo dito sa pintuan namin, yung bed namin ang makikita mo. So, dapat laging nakaayos yan. At nasanay na rin ako noon pa na hindi kumpleto ang araw ko kung hindi ko na unang nalilinisan yung bed namin. So, parang pag nagawa ko yon, sunod-sunod na yung mga trabaho ko dito sa bahay. Pero pag hindi ko yun nagawa, parang nakakalimutan ko kung paano ko sisimulan yung paglilinis ko ng bahay. So, ayun, importante talaga sa akin yung nililinis ko muna yung bed namin bago ako gumalaw. So, ayun, mula pa noon, yun po ang lagi kong ginagawa. Napapanatili kong maayos yun. Kung nating sanayin yung sarili natin, may mga iba kasing tao na ang mindset nila, hihigaan ko din naman mamayang gabi yan, bakit ko palilinisin. Ang ginagawa nila, tatayo na lang sila. So, mamayang gabi, ihiga ulit dun sa pinaghihigaan nilang gabi. Oh my God! Huwag po natin i-mindset yung ganong klaseng pag-iisip. Iwasan po natin yun. Yung parang nakaka-bad vibes sa ating buhay na yung higaan mo, pababayaan mo lang na ganun, tapos higaan mo ulit. Hindi naman tayo aso na hindi marunong mag-ayos ng mga higaan natin. So, may mga kamay tayo, gamitin natin ito para maging maayos yung mga pinagigaan natin. So, ayun ang una kong ginagawa. Number 2 naman, clean countertop everyday. Yun po talaga ang pinaka, kung mapapansin nyo dun sa mga vlog ko, yung lababo namin, laging malinis yon. Pagkatapos magluto or pagkatapos kong maghugas ng plato, talagang pinupunasan ko lahat yon para maiwasan natin yung mga talsik ng mantika. Kasi, di ba, pag nagpiprito tayo, may mga talsik ng mantika dyan na pwedeng, pag tumagal dyan yan, mahirap nang tanggalin. Tapos, syempre, pag may mga ganung klase na tumatagal doon, yung mga ipis at daga, gustong-gusto nila yon. So, yun yung mga pinupuntahan nila. Yun yung mga binabalikan nila sa mga bahay natin. Kaya, hindi nawawala yung mga daga at saka ipis. So, ayun, nakakadiri naman, di ba, kung ma-imagine mo, limbawa, tulog ka na, tapos yung mga daga, sila naman yung nandun sa lababo. Masamantalang, doon mo piniprepare yung pagkain ng family ninyo, doon mo nililinis yung mga gamit ninyo, tapos hindi mo alam, yung mga daga pala, pinagpipiestahan yun, eh hindi mo alam, umihi pa dyan yung mga daga, yung mga ipis, may mga tae-tae pa dyan, di ba? So, dapat, para wala silang mapuntahan doon, at wala silang binabalik-balikan, kailangan maging malinis tayo. Ang sanayin natin na pagkatapos natin maghugas ng plato, isabay isunod na natin yung ilalim ng ano natin, ilalim ng mga kalan, yung lababo natin, lagi natin punasan yon para at least hindi na dun manuot yung mga mantika or kung ano-ano pang mga tumalsik dun. At salanan din naman natin kaya bumabalik yung mga ipis at daga. So, kung wala na silang nakikita dun, laging malinis yung mga lababo natin, hindi na yun babalik kasi may isip nila, bakit pabalik-balik dun eh wala naman silang makuha dun, mapupuntahan dun. So, ayun, na kailangan mapanatili nating malinis yun para at least maghanap na lang sila ng ibang kuta nila. So, eto, tip number 3 naman, yung mga sulok. Kasi yung mga sulok-sulok ng bahay natin, hindi natin yan napapansin. So, hindi natin alam na importante din pala yung mga sulok-sulok ng bahay natin. So, bigyan natin sila ng panahon, at least once a week, twice a month, ganun. At least para, alam nyo kasi, ganito yon. May kukwento ako. Meron kasi, noong alas 12 ng gabi dito sa bahay namin, may pumasok na maliit na palaka. So, ayun, dahil nga takot po ako sa palaka, ang ginawa ko, pinahanap ko talaga kay partner yung palaka na yon. At kasi yung palaka pumasok yun sa kusina. Eh, di ba, ang liit lang ng kusina namin, pero hindi nakita ni partner. So, ibig sabihin, pumunta dun sa mga sulok-sulok yung palaka. So, ayun, hinanap niya. At ngayon, hanggang sa, pati dun sa ilalim ng refrigerator, tinabi niya yung refrigerator, bigla nakita nga niya yung mga dumi dun sa likod ng refrigerator. Kasi nga, hindi ko naman sinasama sa pagwawalis ko araw-araw yung refrigerator. Oh my God!
God. Parang naano dun yung mga dumi. Parang, ayun nga, yung natambakan ako ng dumi dun sa likod ng refrigerator namin. So, yung time na yon nakita niya dun yung palaka. Ayun nga, inilabas niya yung palaka at nilinis na rin namin yung refrigerator at saka yung sulok ng refrigerator. Alas 12 ng gabi naglilinis kaming dalawa. So, thankful naman dun sa palaka na yun. Kahit takot ako, at least na nagawa namin linisin ni partner yon. So, ayun, napansin niya na may mga, ano daw, may mga tae ng daga yung ilalim ng refrigerator namin. So, ayun, talagang nakakapandiri, di ba? Ayun, nilinis naming mabuti at ayun nga, imi-maintain ko na siya. At least, ano, once a week, kakalkalin ko yung ilalim ng refrigerator at saka yung likod niya. Tapos, ini-sprayan ko na siya lagi ng mga pampatay ng bakterya or ini-sprayan ko siya ng Clorox alcohol kahit hindi ko yung nalilinis na araw-araw. At least, i-sprayan mo lang ng alcohol o yung mga pwedeng pamatay ng mga insekto. Spray mo lang dun yun araw-araw. Ang bigat ng rep kung lagi mo na lang siyang araw-araw yung magwawalis. Inuusog-usog mo yung rep, diba? Ang bigat nga naman. So, pwede natin gawin siguro yun once a week. Matatalino din kasi yung mga dagat ipis na yan pag alam nilang hindi nagagalaw yung sulok. Kaya nga sila nag-i-stay doon kasi nadadatnan nila yung tae nila doon. Yung mga ihi nila, tapos yung dumian doon pa rin. So, alam nilang hindi natin yung nagagalaw. Kasi yun gagawin nilang hotel yung mga sulok natin. Mag-check-in sila ng gabi, mag-check out sila sa umaga. Pero pag alam nilang malinis yung lugar na yon, so hindi na sila pupunta doon. Kasi kaya lang naman din sila pabalik-balik doon kasi alam din nila na hindi nagagalaw yung sulok na yon. Kasi binabalik-balikan nga nila yung ihi nila, yung dumi nila nandun, yung mga alikabok nandun pa din. So, ayun, para maiwasan po. Number 4 ay yung laundry natin. Gawin natin yun araw-araw. Maglaba tayo. Maglaba tayo araw-araw or pwedeng every other day, weekly, depende sa inyo. Pero dapat yung hindi na tayo matamba. Nakaka-stress din kasi pag nakikita mo yung mga labahin mo dyan na isa pang nakatamba, ayun nga, isa pang nakakapagpa-stress sa'yo. So, i-maintain natin yung mga labahin natin para hindi tayo mahirapan. Kasi tayo rin naman ang nagsasuffer. Hindi lang yung katawan natin sa sobrang dami ng nilalaban natin. Yun ding isip natin kasi kahit matutulog ka na naisip mo, dami kong labahin bukas. So, ayun, diba, pampadagdag stress yun sa atin. Tip number 5. Yung declutter, ayun, nagdi-declutter ba kayo na mga gamit nyo mga sister? So, ayun, ako kasi, diba nakita nyo naman sa mga dati kong videos na mahilig po ako mag-declutter. Ayun, dati, syempre, ikaw din kasi mismo, parang mapag-aaralan mo sa sarili mo kung ano yung mga hindi dapat, yung mga dapat. So, ayun, parang ikaw mismo ang makaka-imbestiga na kung ano yung makakapagpaganda ng bahay mo, kung ano yung makakapag-less stress sa'yo. So, yung pag-declutter talaga, malaking tulong yan. Katulad yung mga, di ba pag ang dami-dami mong gamit sa bahay na hindi mo naman ginagamit, yung parang isa mo pa silang pinupunasan, tapos yung doble-doble lang yung mga gamit mo, yung parang nai-stress ka kasi ang dami mo nga tinatrabaho sa bahay, kayo natatambahan ka, hindi mo na kayang gawin lahat yung mga yon. So ayun, nagdi-declutter ako noon, lalo yung mga toys ng mga anak ko, mga damit ng mga anak ko, pinamimigay ko talaga yan every December. Pero ngayon, dahil nga natuto na ako na hindi ko naman kailangan bumili ng mga ganung kadaming gamit, so para wala ka rin dinidispose at para wala ding nakakadagdag ng stress sa'yo, iwasan mong bumili ng mga madaming gamit na hindi mo naman kailangan or yung doble-doble na hindi mo naman na nagagamit. So ayun nga, mag-declutter ka na ng mga kung sa tingin mo ay hindi na yun nakakapagdulot sa'yo ng happiness, iano mo na siya. Pwede mo siyang ipamigay or pwede mo naman siyang ibenta para at least makatulong sa'yo, para hindi masama sa loob mo kung ayaw mong ipamigay yon. Or kung talagang ayaw, masakit sa loob mo na ipamigay or i-dispose mo yon, huwag mong gagawin. Syempre, dagdag stress din sa'yo yun, diba? Pero kung sa tingin mo nakaka-stress na sa'yo yung bagay na yon, bakit hindi mo papakawalan sa buhay mo para gumaan din yung kalooban mo? So, ito dahil parang nag-i-start ulit ako. Nakita nyo naman na nag-start kami dito na walang-wala kami, pati bahay wala po. So, ayun, nami-maintain ko na hindi ko kailangan gastusan yung mga bagay na hindi naman kailangan. So, hindi ko kailangan doblehin yung sandok, yung mga pinggan, yung mga baso. Hindi mo naman kailangan ng madaming ganun, diba? So, hindi mo kailangan bumili. So, ayun,
para at least walang masyado nakatambak na gamit sa bahay mo, hindi mo kailangan mamili ng mga gamit na hindi mo gagamitin. Number 7, yung kanina declutter. So, parang same lang dito sa 7, less stuff, less stress. Ayun nga, napatunayan ko sa sarili ko noon pa. Yun nga, yun, di ba, kapag ang dami mong kortina, yung parang dahil madami kang inaasahan na kortina, pag pinalitan mo, hindi mo lalaban yun kasi ang dami-dami yung pang kortina. So, natatambakan ka ng kortina. Natatambakan ka ng madaming maduming kortina. So, ayun, yung tapos yung kung wala ka naman madaming paglalagyan ng mga gamit na nakatabi ng maayos, tapos ang dami-dami mong kortina, nai-stress ka na din, di ba? So, ayun, yung isa pa yung, yung mga kortina, mga kobrekama, mga punda, mga kumot. Ayun, kung madami kang ganun, di ba, parang nakaka-stress din naman kasi talaga. Yung parang, pag ang dami-dami mong gamit, akala mo noon nagpapasaya sa'yo yung mga gamit, yung mga material na bagay, minsan hindi rin pala. So, ayun, kung parang mapapatunayan mo din sa sarili mo na yung mga, yun nga, less stuff, less stress talaga. So, ayun lang. Number 8, clear table dining area. Ayun, dapat naka, para sa akin, ang malinis na bahay ay makikita mo din sa mga dining area nila, yung mga table nila. Kung yung mga table natin, mapanatili din natin na malinis siya. Hindi naman tayo nasa karinderya na kung ano-ano yung mga nasa table natin. So, dapat clear yan, malinis, para sumasabay lahat sa ambience mo, para sumasabay sa mood ng tao. Yun, sa mood mo mismo, na pag nakikita mo na yung mga gamit na sa lugar talaga. At ako kasi, parang may yung something na gusto ko lahat ng mga bagay nasa lugar nila. Ayoko, halimbawa yung basahan na wala sa pwesto, yung parang na high blood ako kaagad. Madali akong mainis pag makalat yung bahay. Ayun, gusto kong naka-place talaga sila lahat. Yung halimbawa, yung towel, ginamit mo, gusto kong nakatabi lahat na ganun. Ayoko yung halimbawa, yung lamesa kung dami-daming kalat dyan. Ayoko po yun, naiinis talaga ako, nai-stress talaga ako. Pero pag nakita mo na yung table mo, maayos, ayun, walang kalat. So, yun, diba, parang nakamood ka din. So, ayun. Number 9 is, ayun nga, nandun na naman din pala yun. Yung parang yung mga gamit mo dapat nasa place talaga, nasa lugar. Katulad nung halimbawa nga yung pinaggamitan mong towel, pagkatapos mong ginamit, isampay mo man lang para at least matuyo. Tapos yung halimbawa yung powder, yun nga, pag pinapaliguan ko si AJ, syempre gagamit ako ng mga pulbo niya, gagamit ako ng mga sabon niya. Gusto ko after ko talagang nagamit, itatabi ko kaagad para hindi ako natatambak. Halimbawa yung pot holder mo, di ba? Minsan nakakalimutan mo, nandyan na lang yan sa tabi, naka-ano na lang dyan. Pero dapat isabit mo din kaagad siya. Kasi yung mga maliliit na bagay na yon, kung nasanayan mo na, nilalagay kaagad sa pwesto nila, malaking impact yun sa'yo, malaking tulong din yun para mapanatiling malinis yung bahay mo. So, ayun, yung katulad ng mga laruan ng bata. Halimbawa, pagkatapos nilang nilaro, dapat itabi mo kaagad. Kahit pa pagkatapos mo nilaro, iano na naman nila, lalaruin na, sanayin mo lang yung sarili mo sa ganun, kasi ganun talaga. Kung yung mindset natin na ayoko nang ligpitin yan kasi lalaruin din nila, diba, di lagi na lang nakakalat doon, hanggang sasama lahat yan, lahat ng mga gamit sa bahay mo, bak lahat yan, kasi nga alam mo gagamitin din ulit, diba. Yung nasa mindset lang din natin kung paano natin mapapanatiling maayos yung bahay. Pero pag yung iniisip natin na ayokong ligpitin yung mga laruan ng mga bata kasi hindi nila, ikakalat din nila yan. So, ayun, diba, parang sumasabay lahat yun, na yung mindset mo, ganun lang lagi, no? Ayoko nang ligpitin yung tulugan ko, kasi matutulog din ako mamaya. So, ayun, dapat wag ganun, sanayin natin na laging maayos. Nakahuling tip ko, yun nga, sanayin natin ang sarili natin na maging malinis sa bahay natin. Hindi ko mo nirerentahan mo yan, hindi ko mo nakikitira ka lang, or hindi ko mo nagiging caretaker ka lang, pababayaan mo na lang siya. Kasi iniisip mo na hindi naman sa'yo, bakit mo lilinisin, diba? Wag natin i-mindset yung ganun. Dapat kailangan, kasi tayo naman yung nakatira doon, tayo naman nagdadagain dyan, tayo naman nangiipisin. So, habang nandun tayo sa bahay na yon, habang nananatili tayo doon, dapat mapanatilihin din natin na malinis yung bahay na tinitira natin. Kasi tayo rin naman ang magdadala, hindi naman yung may-ari ng bahay. Hindi ko mo inuupahan mo yun, wala ka ng pakialam. Tayo din naman yung nandun, tayo rin naman ang makikinabang doon sa malinis na kapaligiran. So, ayun, huwag natin hintayin na bitbitin tayo ng mga daga na habang natutulog dahil sa dumi na natin. At kulang na lang yun nga, isasama nila tayo dun sa sulok na tinitiran nila.
So, hindi tayo mga daga, hindi tayo ipis, or kung ano-ano ba yung mga tao tayo. Kaya, kailangan yung mga kayang gawin ng ating mga kamay, gawin na natin. Habang maaga pa, wag natin, kasi pag nasanay ka na sa maduming bahay, wala ka ng pakialam. Hanggat, ganyan na lang yan. So, ayun, pero pag nasasanay ka na malinis yung bahay mo, hindi lang ikaw matutuwa doon. Matutuwa din yung partner mo, matutuwa yung mister mo, matutuwa yung mga anak mo at yung mga pumupunta sa bahay mo. Syempre makikita nila ang linis naman ng bahay nito. Parang nakaka-motivate, aba, hilinisin ko din yung bahay ko. Maging halimbawa tayo para sa ibang tao at para din sa mga sarili natin, para sa family natin. So ayun lang, sana kita-kits ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Sana may napulot po kayo sa mga tips na ito. Alam ko naman na malinis din po kayo sa mga bahay, kumbaga ito ay karagdagang kaalaman lang po. So, next naman, sana makagawa pa ulit ako ng mga tips or cleaning motivation pa. Dahil magsa-summer na, gusto kong gawin ay summer cleaning motivation naman. Yung parang mapipreskohan yung pakiramdam natin, yung mata natin. So, ayun, kita-kits po ulit tayo sa mga susunod ko na vlog. At sa mga baguhan pa lang dito, welcome po. Sana pa-subscribe naman ng aking channel, Simple Living Channel. At paki-like na rin kung nagustuhan ninyo. Paki-comment na din po yung mga nami-miss ko na kasi yung mga dating nagko-comment din sa akin na nagugustuhan nila yung mga vlog ko. So parang siguro dahil nasanay, minsan kasi hindi ako nakakapag-reply sa mga nagko-comment. So parang nasasanay na lang sila, nanonood na lang. Pero nami-miss ko din po yung mga comment ninyo dyan. Sana pa-comment na din.